Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pag-usapan po natin itong napapabalita na handang-handa na nga daw ang Israel sa isasagawa nitong paghihiganti sa Iran dahil sa missile attack na ginawa sa kanila noong October 1. Matapos po ang mahigit 2 linggong pagpaplano ng Israel at ang pag-aantay ng buong mundo, ngayon ay mayroon na daw umanong schedule kung kailan aatake ang Israel sa Iran. Yan po ang usap-usapan ngayon dyan sa Amerika matapos ng pumutok ang balitang ito sa CNN na ang sabi ay isasagawa nga daw ang pag-atake sa Iran bago ganapin ang presidential election sa Amerika sa Nobyembre 5. New indications that Israel's response to an Iranian missile attack will happen sooner rather than later. Sources are telling CNN American officials expect that retaliation to happen before the U.S. election. That's less than 3 weeks away. We're also hearing from a source that Israeli officials have their plan of attack ready, although Israel has not confirmed that. Have we heard anything from Israel on that front at all? Well, nothing official. What we do know is that there have been some really intense conversations between the United States and Israel over exactly, you know, the scope and the targets that Israel will hit in the retaliation that it has vowed to carry out for that barrage of some 200 ballistic missiles. We have heard President Biden very publicly warning Israel not to target Iranian nuclear facilities, also clearly opposed to strikes on oil facilities. And now we're being told by a source familiar that Israel's response to Iran is indeed ready, but the timing is still somewhat unclear. The closest that we've been able to get so far from U.S. officials is that it will come before the elections in the United States. So yan po yung ulat ng CNN, ano? Although wala pang kumpirmasyon yan mula sa gobyerno ng Israel, isang official naman sa IDF ang nagsabi sa pahayagang Times of Israel na the targets are clear, now it's a matter of time. Buo na daw ang listahan ng mga target at oras na lang ang hinihintay. So ano ibig sabihin niya dito, mga kababayan? Senyalis ito na buong-buo na nga ang desisyon tungkol sa pag-atake. At ayon pa sa Times of Israel, nagdesisyon na ang Israel sa mga target na posibleng tamaan sa Iran. Ayon sa mga ulat ng telebisyon sa Israel noong Martes, na nagpapahiwatig na malapit na itong gumanti sa malawakang ballistic missile attack ng Islamic Republic noong nakaraang buwan. Ayon sa balita ng Channel 12, iniharap ng militar ang listahan ng mga target kay punong ministro Benjamin Netanyahu at ministro ng depensa na si Yoav Gallant habang tinatapos ang mga paghahanda, kabilang ang sensitibong koordinasyon sa ibang mga bansa sa rehiyon. Isang ulat mula sa pampublikong broadcaster ang nagsabi ng nasa itaas ay nagdesisyon na sa mga target na hindi tinukoy kung sino-sinong opisyal o anong forum ang sangkot sa desisyong ito. So dito, mga kababayan, although ayaw natin ng gera, pero posible na meron tayong gerang aasahan o kaguluhan na aasahan na pagtaas ng tensyon dyan sa pagitan ng Israel at ng Iran this coming days before the American election, ano? Bago mag November 5, posible na makabalita nga tayo na meron na namang gulo dyan sa Iran at saka sa Israel. At actually, ganito rin po ang paniniwala ng dating head ng IDF kung saan sinabi niya na ang pag-atake ay isasagawa ilang araw mula ngayon. Ito, pakinggan natin siya. Joining me now is retired Major General Gioria Island from Tel Aviv. General, thank you so much for joining us today. I know you served as the IDF's head of plans and operations. You were also the head of the National Security Council for Israel under Ariel Sharon. A lot of people out there wondering about the possibility of the Israeli military carrying out strikes against Iran's nuclear facilities. What do you think the likelihood is of that happening? I think that if no real change might occur, then Israel will probably strike back in the next few days. The targets are not necessarily going to be the nuclear facilities, which are well protected, but Israel can cause a real significant damage to Iran if we attack other possible targets. And the most maybe attractive ones are the energy facilities. Iran economy relies very much on the export of oil.
So ayan, ano, sabi niya, ilang araw mula ngayon eh pwedeng magkaroon nga talaga ng gera sa Israel at sa Iran. Actually, kung matatandaan ninyo mga kababayan, kamakailan ay ipinadala ng US ang air defense system nito na THAAD kasama ng ilang o ng isang daang tropang Amerikano na tutulong sa pagmamaniobra nito. So anong basa natin dito mga kababayan? Posibleng ito po ay indikasyon na may alam ang Amerika sa pagkakasunod-sunod ng plano ng Israel. Siyempre, hindi lang nila sinasabi yon, iba lang yung pinapakita nila sa media. But in reality, by sending this THAAD missile defense system, we can conclude that US have enough knowledge about the plans of Israel retaliation against Iran. Meron silang alam dyan, imposibleng wala. At tungkol naman sa mga possible na target, sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na iiwasan nila ang mga nuclear facilities at mga oil fields ng Iran alinsunod sa opinyon na ibinibigay ng Amerika. Now we have some insight into Israel's plan. The Washington Post reports that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told President Biden in a phone call that Israel will strike Iranian military sites instead of oil or nuclear locations. That information signals Netanyahu might be willing to avoid greater escalation with Iran, at least for now. And he's aware that any type of strike against Iran could actually impact our U.S. elections. Netanyahu reportedly saying, "We will listen to the opinions of the United States, but we will make our final decisions based on our national interests." Pero actually mga kababayan, ito po'y isang pangakong wala pang kasigurahan. Kasi depende yan sa maaaring kahantungan ng paghihiganting gagawin nila, no? Kung mag-retaliate ang Iran at mauwi na nga sa isang mas magulong digmaan, eh posible na hindi na nila matupad yung pangako na yan. Kasi alam nyo mga kababayan, although ikinukonsider ng Israel ang opinyon ng Amerika na huwag targetin ang mga oil fields at nuclear facilities, eh meron kasing sinabi si Defense Minister Yoav Gallant na pwedeng magbago ang target hanggang sa huling sandali. Kumbaga, until the last minute. Sabi nga niya sa pahayag ang Times of Israel, the target could also change at the 11th hour. Ibig sabihin, hanggang dun sa kahuli-hulihang sandali is pwede talagang magbago yung target. So kung sinasabi ng Amerika na iwasan ninyo yung mga nuclear facilities at mga oil refineries, eh pwedeng hindi nila matupad yon. Depende yon sa outcome ng gagawin nila. Ngayon, ang tanong, ano naman ang reaksyon ng Iran dito? Siyempre, malamang alam na ng Iran yan, lalo't ngayon pumuputok na sa mga balita. Siyempre, ang Iran hindi magpapasindak. Ang sabi ni General Ali Fadavi ng Iranian Armed Forces, ang sabi niya, buburahin nila sa mapa ang Israel at uubusin ang lahat ng mga Hudyo pag natuloy itong gerang ito. That land is a small land. It's not even as big as one of Iran's small provinces. If we will, we can obliterate all the Zionists. At maliban nga dyan kay General Fadavi, nanawagan din ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian na magkaisa daw po ang lahat ng mga Muslim na labanan ang Israel. Magkaisa ang lahat ng mga Muslim sa buong Middle East laban sa Israel. Sa isang usapan sa telepono, sinabi po ni Pezeshkian sa Sultan ng Oman na kung kikilos bilang isa ang mga bansang Muslim, eh hindi daw po basta-basta mangangahas ang mga Zionista, yung tawag niya sa mga Hudyo. Hindi daw mangangahas ang mga Zionista na gumawa ng mga paglabag at hindi rin magagawang suportahan ito ng Estados Unidos at ng mga bansa sa kanluran. If Muslim countries act as one, the Zionist regime will not dare to commit violations so easily, nor will the US and Western countries be able to support it. Yan ang pinag-usapan ng Iranian President at saka ng Sultan ng Oman. So again, by this coming November 5 or I mean before November 5, eh baka gulatin na naman tayo ang buong mundo ng isang panibagong balita na manggagaling dyan sa Israel at sa Iran. So antabayan na lang natin. And again, huwag nating kalimutan manalangin na sana tayo po ay ingatan, lalo na ang ating mga kamag-anak dyan sa gitnang silangan, ano? Kasi alam nyo, hindi naman na natin yan mapipigilan eh. Binabalita ko po yan sa inyo para bigyan kayo ng awareness. But in reality, hindi na natin yan mapipigilan. Ang talagang maidadalangin na lang natin sa Diyos ay ingatan tayo at ang ating mga mahal sa buhay. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating episode at magandang araw po sa inyo. To God be the glory.